Huwag mo sanang isipin na may pinagmamalaki na ako kaya ako binabawi ang bata. Totoo naman na hindi namin maibibigay sa kanya kung ano man ang naibibigay niya. Pero bilang ina, alam ko kung anong makakabuti para sa bata. Nakikiusap ako sa'yo. Igalang mo ang karapatan ko. Ibalik mo na sa akin ang aking anak. Dumating ang inay? Oo. Nandun siya sa baba. Kausap niya si Sir Amante. Pambihira ka naman. Bakit naman hindi niyo siya pinigil? Alam na ba ito ng itay? Clara, pinipigil namin si inay. Ang totoo nga, nagmakaawa pa ako sa kanya. Pati na rin si itay. Pero kung halimbawang nandun si itay kanina sa bahay, siguro hindi na natuloy dito si inay. Hindi ba tumatawag dito si inay Lagring? Nakausap ko nga siya kanina. Oh. Eh, kaya nga hindi pa napansin kanina nung pagdating niyo ng inay. Nandun na kagad ang daddy sa labas kasi nga kinausap ko siya para pigil ng inay sa lahat ng binabalak niya. Buti kung ganun. Sana nga pipigil niya si inay. Bakit ba? Talaga bang desidido na ang inay na bawiin ako dito? Clara, yung nasabi sa akin ng inay eh. Ang totoo niya, hindi naman si Sir Amante ang gusto niya kausapin, kundi si Mama Almira. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Bakit pagka na ng inay? Ayaw ba niya na ganito? Maganda ang buhay ko? Eh, hindi niya naman maibibigay sa akin lahat ng naibibigay sa akin ng daddy at mami ko ah. Alam mo, hindi eh. Alam ko na. Pakiramdam ko talagang gusto niya lang magdanas ako ng hirap eh. Gusto niya lang maghirap ako. Danasin ko yung mga hirap na dinadanas. Naintindihan eh. Bakit ba siya ganun sa akin, ha? Ano ba? Ano bang nagawa ko sa kanya? Bakit ang sama-sama ng loob niya sa akin? Clara, huwag ka sana magkagalit. Pero kasi sa pakiramdam ko, nagkulang ka kay inay eh. Clara. Clara, mahal ka ng inay. At alam ko mahal mo rin siya. Clara, ipakita mo kay inay. Ipadama mo sa kanya na mahal mo siya. Siguro doon kanya mauunawaan. Isa si Clara. Ano ba? Yan ang salita niya, Cardo. Kaya nga nagpilit sumama kay Mara. Talagang babawiin na raw niya si Clara. Kamagalala. Alam mo, nasisiguro ko pag nakausap niya si Amante, magbabago isip. Pero si Mama Almira daw po yung kakausapin niya, Ma Cardo. At saka hindi daw po siya uwi kapag hindi niya naisama si Clara. Nakaalala na ako sa problema ito, Cardo. Hindi ko alam kung anong mabuting gawin natin eh. Alam mo, wala na tayong magagawa kung talaga desisyon niya. Siguro talagang gusto niya bawiin si Clara. Isa pang inaalala ko, Cardo, si Paring Gary. Naku, eh tsak na hindi niya magugustuhan ang ginawang akbang ito ni Maring Susan, Cardo. Natatakot ako. Sigurado ako, dito na niya talaga hihiwalayan si Maring Susan. Ako na makikiusap kay Gary. Maliliwanag ko sa kanya ang ginawa ni Susan. Sinong foreigner ba yung tinutukoy mo, Kap? Yung hapon na kausap niyo ni Saro. Ah, sinakamura. Pati pala yun, nasilip ng mga tao mo. Ano ba problema kay nakamura?
Gaano mo na ba katagal na nakilala si Nakamura? Yung hapon na yun. Tagal-tagal na rin. Pero paalam mo, pabalik-balik kasi yan dito eh. Ngayon, paminsan-minsan lang kami magkita niyan. Bihira lang. Eh, kailan lang, napakilala ko nga Ricardo eh. Pag may sabit ba si Nakamura, ano ba ang problema sa kanya? Hindi naman ako nakakatsyak. Pero malamang, isa siya sa mga pinaghahanap ng alagad ng batas. Sa anong dahilan? May mga impormasyon kami mula sa International Police na may mga nakapasok raw dito ng mga sindikato sa atin. Mga pawang membro ng kapuso. At malamang isa sa kanila ay si Nakamura. May tumawag ba sa akin, Debbie? Wala po, ma'am. Ang seramante mo. Kanina ko kausap si Eris eh. Nandun mo siguro sa baba kasama ni Senyorita Clara. Sige, bababa na lang ako mamaya. Sige. Nanay, hindi po ba dumarating si Mara? Ba, si Mara? Kumari ko, andyan na, dumating na. Yun nga binabalita ni Jepoy kay Eris eh. At may kasama pa daw. May kasama si Mara? Oo. Oh, eh, dinig ko nga eh. Teka, gusto mo bang alamin ko? Hindi naman. Bababa rin naman ako mamaya eh. Huwag mo sanang isipin at tuluyan na namin kinakilanganak mo. Inakala ko nga na mababalik na sa inyo si Clara. Yun din nga ang pinagtataka ko eh. Alam na nga ni Almira na hindi niyo siya tunay na anak. Ano pa ang dahilan para kukupin niya siya? Susan, di ba sinabi ko na sa'yo? Alam mo ba na mas itinuring pa ngayon ni Almira si Clara na isang tunay na anak? Alam mo, hindi totoo ang sinasabi ng asawa mo. Susan, alam ko yun. Alam ko, pero hindi niya matanggap ang mga sinasabi ko eh. At paulit-ulit niya sinasabi na si Clara ang tunay naming anak. 17 taon. 17 taon yung inangkin ng aking anak. Siguro naman eh, panahon na para ako naman ang umangkin sa kanya, hindi ba? Susan, hindi ko sinasaklawan ang karapatan mo sa anak niyo. Alam ko kayo tunay na mamagulang ni Clara, pero bilang asawa ni Almira, nag-aalala ako sa maaaring ibungan ng lahat kapag binawi niyo na ang bata. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Habang buhay namin ipamimigay ang aming anak? Susan, hindi habang panahon. Ako mismo nakikiusap sa'yo. Ako nananako sa'yo. Sa sandaling matanggap ni Almira ang totoo at maipagtapat ko lang na kayo ni Gali ang tunay niyang mga magulang, ako ang personal na magsusulito sa bata. Susan, please. Ako nakikiusap sa'yo. Unawain mo ko at ang kalagayan ng asawa ko. Hindi malayong ngayon mangyari ang kinatatakutan ko kapag binawi niyo ang bata. Hindi ko rin siguro gugustuhin na mamatay ang asawa ko. Sa list mo ni Cervantes eh. Akalaya mo yun. Suspecha lang pala. Suspecha lang ang sa kanila na si Nakamura ay Yakuza. Eh, ang hindi nila alam, eh talaga namang Yakuza yung Takamura ngayon eh. Pwede ba umalis-alis nga muna kayo na alibad para lang sa pagmumukha niyo? Boss, papumuntahin ko lang balik si Nakamura. O, papuntahin mo siya dito pag may balita na tungkol sa perang hinihintay natin. Sabihin mo sa kanya mag-ingat. Kaya pag hindi siya nag-ingat, baka lumipad siya papunta ng Japan, nakasakay sa Bartolina. Ha? Sige, nalis na. O, tiyan. Hindi na balita ako kung mapasok ko doon ang negosyo. Ayun. Balita niyo.
para makaiwas ako sa mga suspecha ni Cervantes. Huwag mong katakutan yung pataw lang yun. Dahil kagaya rin ni Lamera yung puro dakda, orma, wala bang binigay sa akin. Iba naman pa kayo kasi, tungkol kay Susan. Bakit? Umalis. Pumunta sa mga Del Valle. Babawiin si Clara. Yan ba talaga ang iniisip ng inay? Nung wala akong pagmamahal sa kanya. Clara, paano hindi niya iisipin yun? Eh, mas ipinapakita mo na mas mahalaga yung mga tao mungkol sa'yo kesa sa kanya. Para tumatanaw lang ako ng utang na loob. At saka isa pa, sila naman kinagastan ko mga magulang eh. Ngayon, masisisi ba niya ako ha? Masisisi ba niya ako kung naging mas malapit man ako sa kanila? Clara, hindi naman inaalis sa'yo ng inay na mahalin mo yung mga tao mungkol sa'yo. Ang gusto lang naman niya, ipakita mo sa kanya, ipadama mo sa kanya na siya yung tunay mong ina. Aaminin ko. Aaminin ko na kulang ako kay inay. Pero hindi pa matuloy ang lahat, diba? Siguro naman, Mara, kaya ko rin pantayin yung pagmamahal na binibigay mo kay inay. Clara, mahal ka ng inay. At alam kong mahal mo rin siya. Ipakita mo sa kanya. Iparamdam mo sa kanya. Kilalanin mo siya yung tunay nating ina. Naging kasumbiyon niya ni Susan. Pinigil ko siya, Cardo. At lahat ng paglalambing, ginawa ko na. Para wag lang niya ituloy ang kabaliwan niya. Pero ewan ko, ayun pa rin. Dinidiresyo pa rin niya yung ewan kong... Alam mo, baka naman... Gusto niya makakasama, gusto niya makakapiling yung tunay niyo, anak. Ang sabi mo, gusto niya akong pagigantihan eh. Gusto niya ipakita sa akin na kayang-kaya niya na ako. Na pwede niya na ako suwagin kahit na kailan niya gusto. Alam mo, Gary, huwag mong alisin yung karapatan kay Susan bilang isang ina sa kanyang anak. Karapatan. Karapatan ano? Wasakin, sirain, pahirapan ang kalooban at buhay ng anak ko? Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi sanay sa hirap si Clara. Pero pilit pa rin yung ginagawa niya ang kalokohan niya. Ginawa niya to. Tapos na rin kami. Hinding-hindi niya na ako makikita. Kahit na kailan. Gaya ni Almira, para bang kung may mangyari sa kanya, ako masisisi. Susan, wala akong sinabing ganyan. Alam ko ako may kasalanan at may naging pagkukulang kay Almira. Gumawa man ako ng hakbang na naging lihim sa kanya sa mga habang panahon, yun ay para din sa kanya. Susan, ito na ang huling pagkakataon na makikiusap uli ako sa'yo. At tatanawin ko ng malaking utang na loob. Ipahiram mo pa rin sa akin si Clara. Kung ano man ang maging pasya mo, yun ay gagalang ko. Sabihin mo lang sa akin kung ano gusto mo. Hayaan mo, Matt. Hayaan mo, kakausapin ko muna si Clara. Tsaka mo malalaman kung ano ang pasya ko. Pero kapag hindi nagbago, patawarin mo ako pero ngayon din kukunin ko na ang bata.